Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Welcome dito sa ating Dream High tonight kung saan mag-share natin ko yung ating mga estudyante, lalo na sa ating students ng diploma in health and social care. And so, yun, magpapakilala niyo yung sarili niyo sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. So, mag-upisa ka nila dito kay Ma'am Bethlehem. Hello po sa lahat. Ako po si Bethlehem Estugmok, 29 years old. Ilan taon ka na dito sa Kuwait, ma'am? I'm currently 4 years already here. Yes, so, dito naman tayo kay ma'am. Hi, ako po si Perginomo. 17 years na dito sa Kuwait. At ako po ay 46 years old. Yes. Ikaw, ma'am? Ako po si Lisa Dagbin-Laige. At nagtatrabaho po ako dito sa Kuwait ng 12 years na po. Wow, ang tagal na. Apo. So, yun. Yes, ang tagal-tagal na ng dito sa Kuwait. So, paano nyo naisipan na mag-enroll dito sa ICC ng Diploma in Health and Social Care or Caregiver Course? Nasa puso ko na po talaga yung mag-alaga ng mga patient or yung mga nangangailangan po talaga ng pag-aruga. So habang nag-scroll po ako sa Facebook, nakita ko po yung page niya EXA. Tapos maganda naman po yung content nila kung paano sila magturo. So nag-enroll po ako. Sa akin po, nagtatrabaho na po ako sa hospital at saka naisipan po mag-enroll ng course na to para madagdagan po rin yung kaalaman ng mga about sa vital signs, tapos yung mga clinical words, kailangan ko talaga. Kaya ayun, naisipan ko talaga mag-enroll at saka dati na rin ako yung estudyante dito sa ICAC. So, bali parang second course mo to? Mga fourth course. Fourth course na, wow. Meron siyang loyalty award. Sa akin po, kaya po ako nag-aral ng health and social care kasi gusto kong mag-grow yung ano ko para makapagtrabaho po ako sa labas, ganun. Kasi, hindi, ano po, mahirap din kasi sa bahay lang po. Kaya, kumbaga, naghanap ka pa ng mas more opportunity sa labas po para makaalis din po sa ano. Yes. Makaalis sa buhay po. Ayan. So, yun, sa experience niyo bilang estudyante ni Sir Mark Kevin, ano naman yung masasabi niyo po? Kumbaga, ano yung experience niyo sa bilang estudyante ni Sir Mark Kevin? Bilang isa sa estudyante ni Sir Kevin, isa po ako sa first batch niya po talaga. From the start na opening ng class, hindi po ako nag-absent. So, na-observe ko po na mas naiintindihan ko po kung paano i-handle talaga yung mga patient, kung ano yung mga gagawin sa kanila. Kasi hands-on po talaga si Sir sa pagtuturo po sa amin. Tsaka masaya po. Maganda talaga yung experience namin dito at saka marami kami natutunan regarding sa healthcare and social care. Yeah. Sa akin po, yung natutunan ko talaga kay Sir, yung kung paano mag-alaga ng pasyente, tapos yung paano ka matutong makipag-communication sa kanila, kung paano mo sila i-treat, paano mo alagaan, lahat po. At saka yung pagkuha ng mga kagaya ng vital sign, natutunan ko, pati yung pagkuha ng dugo sa yun, lahat po yun natutunan ko dahil kay Sir Mark. Yeah. So, ano naman yung magiging advice niyo sa mga classmates niyo na patuloy pa rin sa sumikap para matapos nila yung kanilang mga assignments? Sa akin po ay advice ko sa kanila is go lang ng go at makamit din nila yung mga pangarap nila. Yeah. Sa akin naman po na wala naman pong mahirap na bagay kung gusto mo talagang i-pursue or kung gusto mo talagang matutunan. Andiyan naman po si Sir Mark. Kung may problema ka po, mag-approach ka lang po kay Sir Mark para mas maintindihan po yung mga lessons or yung sa module po. Para sa akin po, dapat magpatuloy lang po sila kung ano yung mga pangarap nila at mag-aral po ng mabuti para matapos din po sila. Yun lang po. Ang ganda ng mga advice niyo. Okay, so ano naman yung magiging advice niyo sa lahat ng mga OFW na makakanood ng live na to? Yung kumbaga na gusto nilang mag-enroll kasi parang may mga obstacles or hindrance na nag-i-stop sa kanila para i-pursue nila yung dream nila.
Sa mga hindi ka po nakapag-enroll dito sa SA, halika na kayo at mag-enroll na kayo kasi maganda talaga yung mga courses nila at makatulong sa atin, especially dito sa Kuwait or sa mga, lahat ng mga OFW. Kasi ayun lang ang ginagawa nating stepping stone sa buhay natin. Kaya halina kayo dito sa SA. Para sa akin po is, huwag po kayong matakot, pursue your dream if you wanted to. Kung ano ba yung mga obstacles na yun, for me, may mga paraan mo po talaga kung gusto mo talaga i-achieve yun. Kumbaga, kung gusto mo talaga maabot yung mga pangarap mo, maraming reasons para maabot mo siya. Opo, parang ganun na po. Marami yung way kung paano siya i-handle, i-pursue. Kumbaga, your dreams and comfort, you have the courage to pursue. Exactly. Yeah. Yun talaga yung pinaka, kumbaga ito yung pinaka magandang ano, talaga advice din sa mga kababayan natin, na yun hanggang sana all lang sila. So, hopefully naman, tayo na naman yung masasabi sa kanila na, sana all, kasi diba kayo is graduating students na kayo. Kasama kayo sa October na batch na mag-graduate, diba? So, 2024 class kayo na. Mag-graduate this coming October. So, ngayon na graduating na, eh, hindi, mama naman yung advice mo pala. Parang yun lang po, parang ano lang po, yung mga gustong makapagtapos din, nirecommend ako po ng ICSE para makapagtapos din po kayo at i-pursue nyo yung mga dreams nyo po. Yun lang po. Yes. And so, ngayon, ano na yung feeling ninyo na graduating na kayo? Kasi tapos yung mga assignments nyo, meron na kayong results sa internal verification ng mga diploma ninyo. So, waiting na lang kayo for graduation. Yes, ano yung feeling nyo ngayon? Happy po. Masaya. Excited po. Nagunutan na po kami ng tinig kasi yung time na ginugol po talaga namin sa kayo. Minsan na may mental block kami sa isang sagot kami sa module. Kasi yung module kasi minsan hirap talaga, especially nung ano. Kahit open office ka na, minsan mahirap na sa gawin, di ba? Kasi more on ano siya, kumbaga reflective approach talaga yung assignments natin. Yes po. Hindi siya nabunod sa Pilipinas na kumbaga may PCD. Yung meron kayo sa mga thesis niyo. Sa module, sa sarili mo talaga. Kaya thankful kami kasi yung e-book at andun po yung mga sample ni sir. Kaya doon kami nag-guide talaga. Kapag nalito kami, ano ba dapat sagot nito? Tignan namin para alam namin yung sample tapos isasagot talaga makuha namin. Yes! So congratulations sa inyong tatlo and masaya kami na yun natapos yung course nyo kasi hindi biro yung 18 months ka mag-aaral, di ba? Everyone's always happy since nagbiro kang trabaho. Yes, di ba? So yun nga pala, paano mo siya na-handle yung pag-aaral nyo tsaka sa pagtatrabaho? Sa akin kasi nagsabi talaga ako sa amo ko na kukunin ko na lang yung day off ko. Para makapag-aral ako. Yeah, po. Management talaga, time management. Pagkatapos ng trabaho, bigyan ng 2 hours, kahit 2 hours lang mag-study, mag-assignment. Tapos, yung mga assignment ni Sir Mark after Zoom. So, mag-answer ng mga... Kasi may mentoring class din. Yes. And so congratulations sa inyong tatlo and maraming salamat sa pag-online ng live interview. And so bago natin tapos yung live natin, baka may gusto kayong batiin or salamatan. Ayan. Salamat sa lahat ng ICSA management at sa lahat ng mga classmates na tumutulong sa amin. Salamat din po kay Sir Mark. Thank you, Sir Mark. Yes, so congratulations. And maraming salamat sa mga nagsubaybay dito sa ating live update dito sa ating Dreamer IT Night episode. Ayan, so kung gusto nyo din na mag-iisa sa kanila, sila po is estudyante ko dito ng ICSA sa face-to-face class ng ating diploma in health and social care or caregiver course na po is 18 months duration. Yes, na? Tama. Ayan, so hindi... 9 months siya. Okay, so mixed na kayo. Okay, so, hindi hadlang yung edad, hindi hadlang yung trabaho natin. Wala hadlang. So, as meron tayong goal, meron tayong, kumbaga meron tayong courage talaga ng mga pinakos. Matapos ko na yun. Yes, tama. And so, as long as meron tayong desire na magkaroon ng diploma, makapagtapos ng pag-aaral, walang imposible kung tayo is not worth it. Sige po. So, yun, maraming salamat po and thank you everyone. Ako po si Trishan at kasama ko si Ma'am. Lisa po. Lisa that begging. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Huwag nagsasabi, ICSA is your partner in success. Thank you and that's it.